pababa ng pababa na ang presyo ng petrolyo. Habang mga kalaban tuloy sa panggugoyo, kala nila hanggang ngayon mga Pinoy ay bobo, at ang masakla pa wala nang gustong magpaloko. Kitang kita naman kasi ang pagbabago, kahit lumakad sa dilim kami di nakabato. Masipag ang mga pulis na kabantay sa kanto, at ang mga tulak ay nakasiksik na sa sako. Ibinalik ang linis ng karagatan na hindi na alagaan ng mga nakaraan. Madami ng pamilya na ang buhay gumaan dahil sa trabaho na handog ng pamahalaan. Sa oras ng pandemya di tayo nag-alala, hindi lang basta ayuda, malaking halaga. Mga bagay na binago mo ay aming nadama, kaya paano mo nasabi na wala siyang nagawa? Wala kang nagawa para sa mga haters mo na puro ngawa. Wala kang nagawa, wala kang nagawa. Nakakatawa kasi kahit kitang-kita na nila, nagbubulag-bulagan na lang ang mga mata sa mga pagbabago na iyong pinadama. Kaya di na ako nagtaka nung sinabi nilang wala kang nagawa. Di na kailangan ng video o ng litrato habang namimigay ng ayuda sa mga tao. Hindi pa kitang tao tunay na nagtatrabaho, at hindi inuukit pangalan sa mga proyekto. Mga nagawa niya lahat di mo alam, dahil binubulag ka ng mga medyang bayaran. Pilit na sinasarado ang ating kamalayan sa mga proyekto niya na para sa mamamayan. Bakit hindi mo subukang mag-ikot at magkala nang makita mo mga proyekto na ginagawa? Solusyon sa traffic na halos hindi na makagapang, balang araw mga anak natin makikinabang. Wala ng fixer, di na basta-basta ang lisensya, panigurado na mababawasan ng disgrasya. Ultimo pasaporte, 10 taon na, baka hindi pa rin paso hanggang magkaapo pa. Wala kang nagawa para sa mga haters mo na puro ngawa. Wala kang nagawa, wala kang nagawa. Nakakatawa kasi kahit kitang-kita na nila, nagbubulag-bulagan na lang ang mga mata sa mga pagbabago na iyong pinadama. Kaya di na ako nagtaka nung sinabi nilang wala kang nagawa. Tinaasan ang sahod ng sundalo at pulis, transportasyon ng biyahe natin mas pinabilis. Pinalitan ng mga tren na puro aperya para mga pasahero di na umapila. Libre na magpagamot sa pampublikong ospital, yung paunang bayad para magamot ay tinanggal. Di ko na masabi lahat ng nagawa kasi pag sinabi ko di matatapos tong kanta. Wala kang nagawa para sa mga haters mo na puro ngawa. Wala kang nagawa, wala kang nagawa. Nakakatawa kasi kahit kitang-kita na nila, nagbubulag-bulagan na lang ang mga mata sa mga pagbabago na iyong pinadama. Kaya di na ako nagtaka nung sinabi nilang wala kang nagawa. Wala kang nagawa para sa mga haters mo na puro ngawa. Wala kang nagawa, wala kang nagawa. Nakakatawa kasi kahit kitang-kita na nila, nagbubulag-bulagan na lang ang mga mata sa mga pagbabago na iyong pinadama. Kaya di na ako nagtaka nung sinabi nilang wala kang nagawa. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. At nandirito po tayo ngayon sa harap po ng Pasig River. At ayan, makikita nyo dito yung Jones Bridge. Ayan mga kababayan. At ngayon, i-update natin ngayon itong Pasig River Esplanade na. Ayan, kompleto na pala dito guys yung railings na inilagay nila. Dito na lang yung kulang, yun sa unahan. At kapansin-pansin, naglalagay na sila ng tiles mga kababayan. Tara, try natin akyatin. At dito, ayan, nilagyan na rin nila ng steel bar mga kababayan. So, ito yung magiging pundasyon, no? Lalagay din nila ng hagdanan dito sa may esplanad. Akyat tayo dito. Ganda na guys. Tara. Dito may naabutan pa tayong may mga nagtatrabaho. Ayan sila kuya. Ayan. Parang rubberized yung nilalagay niya sir. Ano yan sir, rubberized?
Tiles talaga siya. Ha, tiles talaga siya. Tara. Ayan na. Tingnan lang natin. Ayan siya, mga kababayan. Wow, ganda. Kulay ano siya? Kulay black. Ayan ah, medyo magaspang siya. Para hindi rin nadudulas yung mga tao tuwing pumupunta dito. Ayan, kapansin-pansin din yung mga ilaw hindi nila nalagyan. Kasi yan yung mga lalagyan ng poste, mga kababayan. Ayan, dito sila kuya. Nag-prepare na rin sila ng simento. Kasi tatambak nila yan dito bago ididikit yung mga tiles. Medyo mahangin lang, mga kababayan. Ayan. Sir, kailan kayo naglagay ng tiles? Anong araw? Last week. Anong Biyernes? Grabe, ang bilis, no? Ano yan? Yung dulo na lagyan nyo na rin. O, dyan talaga. Dyan kayo nag-umpisa sa may gitna. Ah, sa gitna. May sa gitna pala nag-umpisa. Pero, yung railings, guys, no? Kompleto na siya. Hanggang dulo na siya, mga kababayan. Bilis, no? Ganyan na agad ka lawak yung nagawa nilang mga tiles dito, mga kababayan. Sobra para mabilis kumapit na yung mga bagong lalagyan nilang mga semento. Nalika mo. Guys, at dito, tingnan natin yung ang dami ngayon basura. Maraming basura ngayon, mga kababayan. Ayan, no. Kalat ngayon yung mga water hyacinth, tsaka yung mga iba't ibang klase ng basura. Dahil siguro sa lakas ng hangin, sana hanga tangayin, anuhin na, no, mga kababayan, harangan agad, no, bago makarating ng Manila Bay. Kasi pag hindi ito hinarangan, makakarating pa ng Manila Bay. Ayun, ganyan po kadami. Daming basura. Galing sa iba't ibang syudad na yun. Ayan, dito tayo banda, guys.
drone. Hindi ko alam kung kakayanin ng drone, pero try natin mga kababayan. Ipababa din natin pagka malakas yung hangin. Pag hindi pala kinaya ay ibababa din natin. Doon tayo sa bandang baba kasi medyo delikado dito. Nga ng hangin. Bising. Si bising pala, bising. Pagbabago na iyong pinadama, kaya di na ako nagtaka nung sinabi.
sabi nilang wala ang nagawa. Tinaasan ang sahod ng sundalo at pulis. Transportasyon ang biyahe natin mas pinabilis. Pinalitan ng mga tren na puro aperya para mga pasahero di na umapila. Libre na magpagamot sa pampublikong ospital. Yung paunang bayad para magamot ay tinanggal. Di ko na masabi lahat ng nagawa, kasi pag sinabi ko di matatapos tong kanta. Wala kang nagawa para sa mga haters mo na puro ngawa. Wala kang nagawa, wala kang nagawa. Nakakatawa kasi kahit kitang-kita na nila, nagbubulag-bulagan na lang ang mga mata sa mga pagbabago na iyong pinadama. Kaya din ako nagtaka nung sinabi nilang wala kang nagawa. Wala kang nagawa para sa mga haters mo na puro ngawa. Wala kang nagawa, wala kang nagawa. Nakakatawa kasi kahit kitang-kita na nila, nagbubulag-bulagan na lang ang mga mata sa mga pagbabago na iyong pinadama. Kaya din ako nagtaka nung sinabi nilang wala kang nagawa. Sa pulis pati military pati mga barangay na pagkakinulo at nagkaroon ng opasyon sa laban at buhay ninyo ay dahil sa alalanin shoot them dead. Isang mabuti at matipunot matapang na pangulo at handa na makipagbuno para sa kanyang grupo. Yung handa niyang saluhin problema ng buong bansa. Sa dami ng naiwan na problema ay hinarap niya. Hindi niya tinanggihan kahit anong bigat pa yan. Kahit mahirap ay patuloy niya tayong pinapasan. Hindi ininda ang bigat kahit mapagod at buyat. Lahat sasaluhin upang maging maayos ang lahat. Yung pinunong kayang magbuwis kahit anong mangyari. Sa dami ng nagawa, yun din dami niyong sinabi. Di lang puro salita at di lang siya puro banta. Handa niyang aksyonan sa abot ng kanyang magagawa. Nakakalungkot lang bakit ang dami pang bumabatikos. Di daw na aksyon si tatay at hindi daw kumikilos. Kung alam niyo lang siguro pakiramdam niya ngayon, lahat kanyang hinarap maging maayos lang ngayon. Salamat po tatay Dikong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang pangulo na katulad niyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino. At yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat. Dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Wala siyang labang inurungan kahit na ano pa yan. Tubong dabaw ang paninindigan niya ay malaman. Masakit magsalita, iba ang tabas ng bibig. Pero dahil doon maraming mga taong bumilib. Di mo makakaila na di mo rin siya hinangaan. Sa dami niyang nagawa at magandang nabalitaan. Kahit dami ang hadlang at ayaw sa kanyang ugali, di siya ang dapat sisihin kung ano ang nangyari. Di niyo dapat sumbatan, wala kayong karapatan. Dahil di madali ang lahat kanyang pangatawanan. Hindi tayo makakabangon kung siya lang lahat kikilos. Tayo ay magtulungan, imbis na siya ay ipatiko. Sa nangyayari ngayon, ramdam niya kung ano ang hirap. Hirap na dinadanas ng bawat isang pamilya. Na parang lahat tayo sa bansa'y nakakulong. At pinipilit maayos lahat yun ni Tatay Dikong. Salamat po Tatay Dikong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang pangulo na katulad niyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino. At yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat. Dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Sana naisip nyo man lang ngayon na sa kanyang edad problema ng bansa at sa